Good day, mga kanitib. We're broadcasting live dito po sa my CPU, R&D Building Room 202. Dito mismo sa my club ng campus ng Central Philippine University. This program is brought to you by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. Narito mismo sa my Central Philippine University, headed by our President, Dr. George Robles. This is your friend and host, Dr. Jaime C. Cabales Jr. na bumati po sa inyo ng mga araw, no, sa ating mga kanitib all throughout the Philippines and even to our OFW, no, watching in right now, no, to other part of the group. The live stream program that we have, no, as we have promised na every Wednesday na po, tuloy-tuloy po tayo sa ating live stream program dito sa may Central Philippine University. This is one way on how we can help, no, kung saan po mapadaloy natin yung impormasyon tungkol sa pag-alaga ng native chicken, no, sa ating mga gusto mag-alaga saka sa may plano pang mag-alaga. Saka kasi sa mga titingnan natin na mga posibleng mangyari kapag wala po tayong enough technology to implement our projects that na sa umpisa pa lang, no, siguradong lugi-lugi na tayo. Yung kung bakit na pwede bang sa pagpatuloy ng ating ginagawa, no, pwede bang gawin natin na kung saan we should follow what they call the technology, na kung saan po practical and less cost technology, no, sa pag-alaga po ng ating katutubong manok. Otherwise kasi pag yung technology natin is hindi ganun kaganda po, ang problema natin is that we keep on spending and spending to the point that yung ating mga ginagawa po, baka yung ating capital, no, sayang naman na mapunta po sa wala yung kung bakit that this program, no, is intended talaga po sa ating mga nag-alaga ng manok na kung saan po para po buwas-buwasan ng konti, no, ang ating mga kagastuhanan dyan. And then we tend to increase, no, yung ating possible income, no, using what they call the less cost technology. Isa kasi yan sa mga titingnan natin na mga posibleng mangyari given that in right now, no, patuloy-patuloy na yung pag-increase, no, ng ating patoka, no, kagastuhanan sa patoka, no, at the same time po pati yung technology, kasi yung technology is greatly affecting, no, yung ating feed consumption, yung kung bakit that ngayong gabi, no, we'll be discussing about CPU feeds, no, at saka ang inyong mga native chicken. Ito kasi ang nagawa na sinatin natin the study we conducted then, no, from 2012 hanggang sa ngayon po, patuloy po tayo sa paggawa ng mga teknolohiya na kung saan po mas makatipid po tayo, no, sa ating makagastuhanan. Kaya lang ang isa sa mga tingnan natin ngayon sa ating mga native is that na ngayong panahon po, this is what they call the molting season, no, sa ating mga katutubong manok. Yung kung bakit na wag po kayong mataka kung yung mga balahibo po ng manok po nyo nalalagas, hindi kaya yung fertility rate ng manok nyo, no, medyo bababa ng konti. It is because na yung katawan kasi ng inahin, no, during that time po ng molting season po, no, masakit po yun. Yung kung bakit na ayaw yung magpamate, no, sa tandang. Yung kung bakit ng itlog, lalabas ang itlog, pero ang itlog is infertile. Yung kung bakit na basta from the time, from the month of May, no, hanggang August, September yan, no, that is what they call the molting season. Yung kung bakit that during that these months, no, dapat may makunting reserva po tayo. It is because na lagang itlog mga baba yan. And beside, no, the yung maginaw na paligid po is very vital. Kasi pag maginaw ang paligid po, no, buong baba din yung egg production. No, it is because of what they call the brought about by the virus, no, as called the egg drop syndrome virus. So, na itong virus na to, no, during the time of yung cooler part of the month, na kung saan po medyo maginaw yung paligid,
na talagang umatake yan to the point that ang egg production talaga nadadrop. Even that is not only infecting native chicken but even our commercial layers. That is why that we are giving what we call the vaccination against what we call the egg drop syndrome. That is a viral infection na hindi mo pala alam na isa yan sa mga dahilan kung bakit nabumaba yung egg production po ninyo. No, that is why at Central Philippine University, dito mismo, no, may mga bakuna po kami dito na pang lifetime po, yung 5-in-1 vaccine sa mga malapit dito sa may Central Philippine University. Yung bakuna natin is what we call the 5-in-1 vaccine. That is comprised of vaccine against Newcastle disease, no, infectious coryza, infectious bronchitis, at saka salmonella, at saka yung egg drop syndrome. So yung lima kasi ang nakita namin na very critical, no, lalo na pag nag-aalaga po kayo ng manok. And beside, no, ang isa pa sa nakita ko is that, natin is that na tawag dito yung presensya. No, sa ngayon, sir, tawag dito si Sir Bobby Swansing Rapinyan, halos napipidback sa atin that there is what they call the occurrence of what they call the Paul cholera in some part of Antigua. Ano ba ang pinakaiba ng Paul cholera, no, with the Newcastle or what they call the NCD disease? Kasi yung mga manok kasi na infected po ng Newcastle or what they call the NCD, yung peste or atay, pag ginawa kami ng balahibo sa likod niya, halos nabubunot yung balahibo niya. Unlike in terms of what we call the Paul cholera, ang Paul cholera naman, no, ang sistema niya, no, makita mo yung manok mo sa maga, no, hanggang hapon, masisigla pa yung manok mo. Ipag dumapo yan sa hapunan nila, no, sa roasting area, pag umaga, nahuhulog yan sa mga hinahapunan nila. Isa yan sa medicator that your chicken is infected with what they call the Paul cholera. Ang pinakaiba lang nila, ang Paul cholera, mas mabilis na, na mawala. And yung percent mortality and morbidity, mas mababa compared with what they call the Newcastle disease. Ang Newcastle disease naman, once na pumasok po sa inyong manok yan, hindi aalis yan pag hindi mo ubos yung manok niyo. Yung kung bakit that at the early stage of detection of this kind of infection, ibang yung infected na manok, no, itabi nyo na at saka possibly huwag nyo ikatay at saka kainin upang ulam, ibang ilagay nyo sa hukay at saka sunugin. That is one way on how you can protect na kung saan po ang virus po ng Newcastle disease hindi po mag scatter dyan sa paligid nyo. Kasi yung mga tawag dito yung tubig na yung hinugasan, tubig sa katawan ng manok po nyo, it also serve as what they call the avenue for the dispersion or sa pagkakalat po ng mikrobyo ng Newcastle disease. Yung kung bakit bang pwede bang gawin natin, ipag mayroon kayong makita, pwede bang huwag nyo ikatay, ibig nyo sa hukay, but at the same time dapat sunugin nyo bago po buhusan ng lupa yung hukay para at least sigurado pa kayo na hindi po yan magkalat. No? Even in the Paul cholera. Ngayon, ang tanong ngayon, how can we prevent or control the possible infection na umatake sa Newcastle? Based on the study we conducted dito at Central Philippine University, ang isa sa mga nakita namin, pag manok po ninyo, mabilis na po yan kasi yan, lalo na pag yung paligid nyo noon kasi ang Newcastle that is infecting by a season during the onset of dry season and the onset of what they call the dry season. But the common time when this Newcastle disease occur is during the onset of the rainy season. Yung kung bakit na in the cultural management, no, lalo na pag yung manok po ninyo nakagala, no, pag panahon sobrang init, pwede bang paliguan yung manok nyo? No, kahit na isang araw lang sa isang linggo, paliguan po yung manok nyo. Kasi pag init yung paligid, saka gulping gumina because na umulan, ay,
ang mikrobyo po ng Newcastle disease. That is based on the season. There are also some time whereby the Newcastle naman, it is not because of the season. It is because also brought about by the vaccination of other racers, no, in your surrounding areas. Yung kung bakit na ang lalo na pag may mga panabong, no, dyan sa paligid po ninyo. The vaccination, no, using what they call the NCD Lasuta or the NCD B1B1, yung pinapatulo po, it should be done every 3 to 4 months. Otherwise kasi pag hindi mo yan na i-follow up, problema mo, mayroong recurrence yan. Yung kung bakit na dapat i-follow up mo. Yung kung bakit that we are suggesting na pagdating na doon sa ika-third month of age, pag yung manok nyo is intended for breeding, pwede bang bakunahan ninyo? Bakunahan ninyo ng what they call the Newcastle with what they call the lifetime vaccine. Ang lifetime vaccine kasi dito sa Central Philippine University, minsan mo lang ibigay sa manok nyo. Tinuturok lang yan. And your chicken will be protected almost 90% protection. Sa kung saan po hindi yan madapuan ng Newcastle disease, infectious bronchitis, infectious coryza, at salmonella. Ang salmonella kasi isa yan sa mga precursor kasi ng sakit, no, ng manok, lalo na yung sisiw, no, yung Salmonella pulorum, and what they call the egg trap syndrome. That is one way that we can protect or help you na kung saan po ang inyong mga breeder stocks hindi po malagay sa langanin. What they're using, what they call the NCD killed, Burdiox lifetime vaccine. Kasi pag ginamitan nyo ng NCD killed, ang NCD killed is only good for Newcastle disease. Ibig sabihin po, sa ibang sakit, hindi na po kaya yan. Now, if the time na kung saan po problema ninyo is in terms of what they call the tawag natin dito, yung peste sa panahon po ng atay o the Newcastle disease, na kung saan po you want to save the chicken. Ang isa sa nakita namin based on a study we conducted dito is the use of what they call the pure juice extract ng salay or what they call the lemongrass. So, ang gawin po ninyo, isang kutsarita niyan, ipiga niya po, ibayo niyo yung puno ng salay hanggang daon, igain, na mailabas yung katas niya, tapos yung katas na yan, yan ipainom niyo sa manok niyo. Then usually ang pagpainom niyan, that is about 1 teaspoon per chicken per day. Lalo na pag yung manok po ay mga 3 months old and old and older. That is good for 3 days. Actually, the action is that na hindi na yung salay ang nagko-control o mapatay sa virus, but it is the work of the salay na kung saan po ang ginagawa niyan is that na pinapataas po yung antibody count. Based on a study we conducted, we have tried that for 100 chickens kung saan po double dose na kung saan, no, exposure po nila sa virus po sobrang taas, no, tsaka binigyan namin ng different concentration of what we call the salay. And we found out that yung antibody count niya pala, basta binigyan po ng salay, no, mas mataas i-compare ng hindi mo binigyan ng salay. And that increases in the antibody count, it helped to control what we call the NCD. Sa mga medyo malapit-apit ng konti, no, and then may access kayo, yan ang gamitin nyo if medyo may panahon kayo to prepare and medyo marami ang salay or what we call the lemongrass in your respective areas. That is in terms of what we call the NCD. But in areas naman kung saan po medyo mahirap maghanap-hanap ng salay, no, you can contact Miss Dana, no, dyan sa number na 0977-471-3432. Yung sa dashboard natin. Kung makita po nyo dyan sa may dashboard natin, yung number na yan, 0977-471-3432. That is the number of Miss Dana. Kaya ni-contact Miss Dana during the office time na po. Ang isa dito sa ginawa namin, that is can be considered as organic medication or plant extracts, is the use of what they call the lemongrass emulsified concentrates. Ang lemongrass emulsified concentrates, no,
Nandito yan sa Central Philippine University, na kung saan po pwede nyo ilagay mismo dyan sa patibigan o painuman ng manok po ninyo. The dosage can be even up to 3 teaspoon, no, per liter or 1 teaspoon per liter na ilagay sa tubig. Tapos ihalo yung sequel lang para mapataas pa ninyo yung antibody count. But tandaan natin na again, vaccination is in the event, lalo na pag yung problema natin is that like to what Sir Bobby Swansing informed me in terms of what they call the Paul Clara. Try po nyo gamitin yung pure juice extract ng garlic po. No? Ang isa lang sa consideration nyo paggamit nyo ng garlic pure juice extract is that na pag yung sisiyo, yung affected naman manok is less than 2 months old, possibly po maximum of 0.3 ml per bird. 0.3 ml. Yung pure juice, ibig sabihin po yung katas mismo ng kiniga nyo na garlic po. Ingatan po nyo kasi mainit yan. Iba yun nyo sa kabigayan, but make sure that your hands is enclosed with plastic gloves or rubber gloves para po naman ang katas ng garlic po hindi makapasok. Kasi pa nakapasok yan, sobrang mainit, baka mapasok po yung kamay po ninyo. Yun kung bakit na pag less than 2 months old, no, maximum of 0.3 ml per bird. But if no, more than 3 months, no, lalo na pag mainahin, tandang, you can give even up to 0.5 ml, no, during night time. Mas maganda kasi pag sa gabi o sa panahon na maginaw, nyo ibigay. Huwag nyo ibigay na mainit yung panahon, no? Lalo na pag sa umaga po. Kasi ang isa sa nakita namin is that when you introduce garlic, no, on the system of the chicken, no, it triggers to increase what they call the latent heat sa katawan po. Umakyat yung init. Yung kung bakit na pag medyo mainit yung paligid, no, pili bang huwag nyo ibigay in the morning, give it in the evening para at least safety yung manok ninyo against what they call the heat stroke. Ganyan po kapotent. However, sa mga gusto na bumili naman ng garlic emulsified concentrates, na kung saan po you can access it dito lang po sa Central Philippine University. That is what we call the product of our researches then. And hoping that with the arrival of our new equipment in right now, siguro makatulong yan para mapababa pa namin in the days to come yung possible price ng ating garlic emulsified concentrates. That is a broad spectrum phytobiotics. It can control fungal infection, katulad ng Klebsiella pneumoniae, bacterial infection, marami kasing bacteria, E. coli, Staphylococcus, Shigella, and even Salmonella, and even Mycoplasma po, makontrol po ng ating garlic emulsified concentrate. And that is not only the possible effect. The garlic emulsified concentrate, tumutulong din na makontrol yung internal parasite. Garang ganun po, napaka-broad spectrum po niyan. And mostly po na bumibili po ng garlic emulsified concentrate natin ay yung mga tawag natin, yung mga nagsasabong. All throughout the Philippines, na bumibili po dito. We are shipping it via GNT po. So yung kung bakit na we are thanking also for the feedback of those buyers that we have, and sabi no, doc, napaka effective po sa mga manok naman na para walang gumaganang kumain, no? Ang maibigay po namin na suggestion po sa inyo is that you try to use the salay. Pag hindi kayo maka-access dito, and you can formulate your own, yung ko bakit na sabi ko that na magtanim po kayo ng salay, ang gabihin po nyo sa salay, no, ibayo nyo sa gabi. Siguro mga dalawang puno ng salay, for every one or two puno ng salay, ibayo po natin sa gabi at saka isubmerge in 1 liter of water, and then yan ang gawin po ninyo na patibigan sa umay. So that is one way on how that the appetite of your chicken will be improved. But sa mga gusto na gumamit ng tawag natin dito ng lemongrass emulsified concentrate, no, it is available upon your order. No, ang kagandahan nandito kasi ang ginagawa ni Ma'am Dana, siya kasing chemist namin dito. No, chemist na, no, technical partner ko pa dito in the LiveSim program.
Pag bili nyo, bagong miskla po yan. Bagong mix po yan. And that is why that is to ensure the quality of the product that we are sending you through our courier. That is one way that we can help. No? Yung kung bakit that sabi natin parang is that na atuloy yung pantambal nandoon na mismo sa inyong paligid. Ang sekreto lang natin is that na if possible, no? Huwag natin antayin na may sakit. Ibang yung kung bakit sabi namin is that for the garlic emulsify concentrate, gawin ninyo na MWF. And the first two weeks niya, 1 teaspoon per kilo. And the succeeding week, lagyan nyo lang ng 1 teaspoon for every 3 to 5 kilograms of that. Para at least mas makatipid kayo. Makatipid na kayo, napa-increase nyo pa ang survival rate ng manok. Pero ang kagandahan pa niyan, aside from the, you can use to control infection, that na ang garlic kasi, we have tested it. Bigay mo sa manok mo on the last week bago ibinta. Magawin nyo na tag 1 teaspoon for every 2 to 3 kilograms of grower feeds o CPU grower feeds. I-mix nyo po at saka ibigay sa manok po ninyo. And we found out that on the last week, kahit sa huling linggo na lang, yung cholesterol content ng dugo ng manok and then the uric acid content niya bumaba po. And beside, the quality of the meat mas maganda compare sa mga manok na hindi binigyan ng garlic emulsify concentrate. Mas mapaganda mo pa yung quality niya pag nilagyan mo pa ng patubigan sa patubigan niya ng lemongrass emulsified concentrate. Ang ibig sabihin po, pag nagluto kayo ng manok nyo, na binigyan nyo ng ganong pantambal po, di nyo na kailangan maglagay ng bawang at saka salay. Nandoon na kasi sa loob mismo ng katawan ng mga manok nyo yung ingredient nyo para sa pangluto. And beside no, the quality of the product. Yung kabakit that at Central Philippine University, it is always our aim or the goal of this university to develop technology, no, practical and less cost technology. We are giving you an alternative on what to do and how to improve your productivity using your local resources. But in areas kasi na walang ganon, na medyo mahirapan na kayo maghanap-hanap, you can contact us here para po makabel ng ganong produkto. Again, if you found this program informative, no, kindly share it no, sa inyong makakilala na sa tingin po ninyo makatulong po tayo. So, before we proceed, no, pakinggan muna natin yung counting ads natin about CPU feeds and CPU garlic emulsified. Are you looking for affordable supplemental feeds for your native chicken? If so, you've come to the right place. We're proud to be the premier miller of feeds for your local and foreign native chicken. We have another line for your native pig being tested for years now right in our and cooperator stocks. While the prices of commercial feeds in the market are increasing by 1 peso per kilo per week, the CPU feeds remain at affordable prices. It is the commitment of Central Philippine University to help our raisers in producing safer and healthier native chicken and pig products. So contact us now and find out why so many local raisers come to buy the CPU feeds over and over again. Are you looking for affordable supplemental feeds for your native chicken? If so, you've come to the right place. We're proud to be the premier.
Shout out po natin yung mga kanitib natin na patuloy pa rin no sa pagtangkilik dito sa Philippine Native Chicken no sa aking ihada na kay Imagel, kay Imi Moscoso no watching in right now kay Sir Nick Lea diyan sa may USA. Sir Rick, magandang gabi po sa inyo. No and then kay Sir Joe L. Napod no watching from Miagao no Iloilo. At saka kay Runilo Abinuha no watching from Cavite. Sir, actually yung ating CPU PIDs no nandiyan na po sa Maya NCR. Kindly contact yung number na naibigay ko doon sa ating posting no, on the live stream. Makikita po niyo doon ang number. No, that number that the CPU PIDs can be purchased directly from the Happy Farms diyan po sa may Tandang Sora, Quezon City. So paki-contact lang sa mobile number na nilagay ko para sa mga kanitib natin diyan sa may National Capital Region. No, kindly contact that no, kay Sir Paul Tiglao para at least ma-reserve po kayo ni Sir Paul Tiglao. No, kasi ang pagpadala natin ng mga CPUPs diyan, no, laging bago po yan. Wala kasing maraming preservative yan. Yung kung bakit na dapat bago, bago ang paggawa niyan para yung quality po ng putoka niyo mas maganda. Yung standard packaging natin, that is about 20 kilograms. The prices may vary depending on the place. It is because also of what they call the freight cost no, associated in transporting what they call the CPU feeds. But sa mga taga Iloilo naman, no, dito po kami sa Central Philippine University, dito mismo kami sa loob ng campus ng CPU po. Ay, Sir Salmo Dusali, magandang gabi po sa inyo dyan, Sir Salmo. And then kay Sir Carlo Giancarlo Abidosa, no, watching from Cuyapo, Mibaisi. Magandang gabi po dyan sa inyo, sir. No, and then kay Sir Bobby Swansing Rapinyan. Hope, sir, na yung mamanok mo dyan sa inyo sa paligid dyan, no, matulungan natin. No. Kasi sabi ni Sir Bobby, no, halos marami po ng mga manok dyan sa paligid nila. No, halos namatay because of what they call the fowl cholera. So, try po niyo, sir, kung basta hindi mabunot yung balahibo, like mabandang likuran, ibig sabihin po, that is infected with what they call the fowl cholera. Kaya lang, ang maibigay po natin sa inyo, sir, that is plant extracts. No? You can use what they call the garlic as a enumerated no, sa ating text messages. Kay Jason Ong. No, diyan sa may Sambuanga. No, Jason, magandang gabi po diyan sa inyo. Ay, Sir Imong Laguna, na no, kay Nong Hirnuno Laguna, no, yung masisipag na MAPSI chairman diyan sa may Viñas, Iloilo. Magandang gabi po sa inyo. At saka kay Sir Pablo Sima Prangka Magtagad, no? Mayong gabi, Doc, watching here in Cavite. Shout out lang dira sa mga hudko na student po dati kay Kamusta, Sir Pab, si Peter? Akala ko nandoon pa sa USA si Sir Peter Magtagad. Isa sa mga estudyante ko dyan sa may Binabista Guimaras. Sir Peter Magtagad. And then kay Oslik Saliente. Sir, thank you for the stars. No, for sending a stars. And also with Jubimet Yukor. No, also send what they call the stars. Thank you for sending us the stars as your gift. Thank you for your trust and confidence to the Philippine Native Chicken. No? Kay Jubimet si Yukor, no, saan tayo makabili ng 5-in-1 vaccine? Actually, ma'am, if you are here in Iloilo, no, you can have it be buy dito po sa mismo sa may Central Philippine University. Dito po sa may AMI Research Station mismo. But for the NCR region, no, you can contact the number of the Happy Farm dyan sa may thumbnail namin before this live stream program. Pakicontact kay Sir Paul para at least if pakisabi kay Sir Paul na pag bumili sa dito ng patoka from Iloilo, dalhin dyan sa may Manila kung pwede bang isama na lang niya yung tawag dito yung 5-in-1 vaccine. No, at saka yung bullion po ng requirement po ninyo because para at least prepare ni Ma'am Dana yung bullion po ng vaccine Ma'am Jubimet. Basta may pangakalang ma'am, may access dyan po kayo sa NCR region,
you can contact the Happy Farms. Makikita po dyan sa thumbnail, no, before our live stream program. Ay, Sir Jason Kaday, also watching in right now. Sir Jason, magandang gabi po sa inyo. Sir Jason is one also of our authorized distributor, no, of CBU feeds in Southern Illinois. Yung kung bakit na sa ating mga powers dyan, no, in the Leon area, Tubungan, Enigbaras, no, you can access the CPU feeds dyan sa may Amigo Poultry Supply, no, dyan sa may Barangay Gumbok, sa may Kahayon, tawag ito sa may Kahayon, Catering, sa may Pangimnan, at saka sa may Jig Store, sa may Asian Norte. No? At saka, hindi ko lang kay Sir Harold John Canyonaso kung tuloy pa yung negosyo niya. Sir Harold, kindly feedback us, Ma'am Dana, para at least ma-promote din natin, no, sa may barangay Kadagmayan. Sir Harold is a maestro mangunguma, no, that is also raising the chicken. Sa mga gusto bumili po ng libro, The Commercial Production of Philippine Native Chicken, The Commercial Production of Native Chicken Book, no, is can be buy, no, dyan mismo sa Ditaps Bookstore sa may Jim Basa State, Iloilo City. No, sa hindi makapunta dito and wanted to buy the book on the commercial production of organic Philippine native chicken, no, kindly visit the Ditaps store. No, diyan po ninyo makikita yung ating libro po. And then kay Jeronilo Abinoha, no, kay Sorex Taganas, no, watching from Dangkagan, Bukinan. Kamusta si Sorex yung problema mo noong linggo? Natugunan ba si Sorex yung problema mo? Kindly give us the feedback. And then kay Kim Shara, no, watching from Ipil, Sibuga, Sambuanga, Sibugay, no, Ipil, Sambuanga, Kim Shara. Actually, sa Kim, nandiyan ako way back then, nang ang edad ko is 8 years old, sa may Ipil, Sambuanga, sir. Ang bakasyon dyan sa mga kamag-anak namin, hindi ko alam kung kamusta na sa ngayon. No. Is medyo matagal-tagal na, sir. But hoping, sir, na kamusta yung pagmamanukan natin dyan. I know that mayroon ata dyan sa Sambuanga, sa may Sibugay din, nag-alaga ng manok, following what they call the technology coming from what they call Central Philippine University. Now, as promised natin, that gaya na sabi ko, this is what they call the continuation on how can you save. Tuloy-tugon pa rin ito sa katanungan. Now, given the increases in the prices of the commercial feeds, if you will be raising native chicken, may pera pa kaya sa pag-aalaga po ng manok? We have discussed in the previous on the brooding stage, yung kung bakit that detailed po yun. You can, sa hindi naka-abot dito, no, you can browse, no, yung ating video, no, on the previous few weeks video natin sa live stream program natin para at least malalaman po niyo yung content. Now, ngayon we'll be discussing about on the grower aids. Now, kasi kung tinanong natin kasi yung requirement ng manok natin na native, now, based on the data that we have here at Central Philippine University, bago po niya marating yung bigat na 850 to 900 grams, yan kasi ang pinaka sinasuggest namin na marketing weight. We have tested na kung saan po priors, yung mga 500 grams. So, 500 grams na yan, katay na yan. Ibig sabihin po, pag katay na yan, yung weight niyan is about mga 600 grams. We have tried it. Kaya lang problema natin is that the compactness of the meat, hindi ganun ka-compact, pasag. Yung kung bakit that we harvested it as early as 45 days. Ang problema namin, hindi ganun kaganda yung karne. That is why that we still promoting yung marketing weight natin is about 850 to 900 grams. And ang marketing age is about 3 months. Following the CPU technology po, pag nag-extend po kayo beyond 3 months, umabot hanggang 4 months po kayo, lugi po kayo ngayon. Kasi yung increases in the live weight versus the feed consumption, parang lugi ka. Kaunti yung increases in live weight o yung patoka niya, medyo marami-rami na. That is why that we are promoting na possible na have it be marketed in 3 months time. So, weighing about 850 to 900 grams yung pangkaramihan na. Ibig sabihin po na may mga manok kasi na hindi naman kasi pantay-pantayan, even the broilers.
may mga fast grower kasi na ang 850 grams possibly in 2 months time harvest mo na, pero yung iba naman po is slow grower. But if possible po, if you can have about mga 50-60% about mga 850-100 grams to have it be marketed. Yan kasi ang pinakamagandang age o weight na kung saan po yung karne niya halos malasa po. Now, based on the experiment we have conducted, ang 850 grams na yan, it may requires about mga 2.5 to 3.2 kilograms of supplemental feed. 2.5 hanggang 3.2. Bakit ganun kadami? Alam nyo kasi, kaya nga sabi ko is that na you're going to account all the feeds that you are giving to your chicken. Ganyan po kadami. As in, include na pati yung wastage. Yung kung bakit na pagbibigay po kayo ng pagtuka sa manok nyo, huwag nyong ibigay na kung saan po sobrang dami ng quantity. Pwede bang dahan-dahanin nyo hanggang na mabusog yung manok nyo? The ad libitum feeding can only be given up to 30 days. But after 30 days, have it be restricted na ang feeding po ninyo. Otherwise kasi pag i-ad libitum pa ninyo, ang problema nyo kasi, pag ang native chicken, pag nabusog yan, halos sinascratch yung mga putuka niya. Yung kung bakit na marami po ang nasasayang. Now, given that the requirement, for example, if you can minimize the wastage, you can have about 2.5 kilograms. How can we further reduce the possible cost associated with the feeds? That is on the starter aids. Kung meron po kayo dyan na mga damo, like the carabao grass, o di kaya yung kamote o kangkong, for as long as yung green peats na yan, yung mga dahon na yan, green leaves, or maybe green plants, is a succulent one. Ibig sabihin po ng succulent, yung bang matubig yung katawan, yung stalk niya. Have it be sliced, kinuhin po, tatarin po nyo ng pino, and mix it in the feeds of your chicken. Ang tingin kasi ng iba, akala nila, ang pabawas-bawas na ng gastos. Alam nyo kasi ang native chicken, pag naka-free range yan, ang kanilang tinutuka niyan, if they're given the opportunity, ang tawag doon is what they call the cafeteria feeding. Kasi pag nasa range kasi niyan, he could select what they wanted to ingest, o to kain. Ang damo kasi, that is almost 10% of the total feedstock ingested by your native chicken is associated with grasses. And beside the requirement of your chicken for fiber po is mataas. Ang ating layer, o di kaya ang boiler, if you are using what they call the commercial feeds, ang kanyang fiber content requirement, ang fiber content yan is only 5%. But alam nyo ba na yung fiber requirement na native is 11%? Hindi naman, hindi, we have tried na kung saan po to come out with that 11%. So we added Faisal. Ay naku, hindi maganda po. Yung kung bakit na we have tested various means on how to reduce the possible cost. Ang gawin nyo na lang para na mas makatipig kayo, if you have the kangkong dyan sa paligid tanim nyo o di kaya carabao grass na bago po. O kaya yung gamitin nyo is what you call the tecantera or madre de agua. Ang may matanong kasi sabi sa akin, Doc, how about if you'd be using the tawag dito yung asula. Alam nyo kasi mga kanitib yung asula. For as long yung asula, pinalaki nyo sa lugar na kung saan po malinis ang tubig, walang problema po. Ang problema nyo lang sa asula, if that asula is grown in areas na kung saan medyo madumi po, ang problema natin is the presence of what you call the E. coli and what you call the staphylococcus. Alam nyo kasi ang manok nyo, ang mga sakit na manok nyo, aside from the primary cause that is not a bacterial or not a microorganism or in origin,
Yung mga tawag dito, yung mga itipigas ng mga matutulis ng bagay na naapakan, imalinis na hangin, palubin ng paligid. One of the very common microorganism that we have found either in the station and in the field is the presence of what they call the E. coli. Ang E. coli kasi, sa dumi kasi yan, yung kung bakit na yung patubigan ng manok ninyo pag nadumihan yan o napakan po ng manok ninyo, ang presensya po ng E. coli, sobrang dami yan. Now, the question is that natural naman organismo yung E. coli sa loob mismo na katawan ng manok, lalo na yung sa bituka, and even for human, likewise. However, if the number sobrang dami according to what the system can accommodate, it will create the problem. It used to impede the process of absorption of nutrient in the intestine of your chicken. Ang isang manifestation dyan, if you're going to have it be dissected, yung katawan ng manok po rin, tingnan yung bituka, there is what is called a dots, red dots on the small intestine of your chicken. Sobrang dami. Ibig sabihin po, mataas po ang presensya ng kulay. Eh, sabihin nyo naman, idok, mabilis naman niya yung control gamit what is called the antibiotics. Alam nyo, E. coli. So there is strain of E. coli na kung saan multi-drug resistant. Yung kung bakit that ang ginagawa is that sabihin na, for example, sabihin nila na ngayong linggo, gamitan mo ito klaseng antibiotics. Next naman is iba, klaseng antibiotic naman. Ang purpose niyan is that to prevent the possible development of resistance against the microorganisms. Now, ang tanong ngayon, if we are, because ang ating mga consumers kasi, they are buying native chicken because they are believing it is free from antibiotics. Ang problema kasi natin, we keep on producing the chicken, but ang problema natin, we did not know the requirement or the quality needed by the market. May mismatch ata. Yung kung bakit that native chicken is being paid at premium price. Kaya lang, the buyer or the consumer is looking for native chicken na kung saan, libre po sa antibiotics. However, kung ikaw nag-aalaga ng manok by the thousands, pagkatapos wala kang sapat na kalaman kung paano may control yan, yun talagang gagamit ka ng antibiotic. And that is why the Central Philippine comes in. Now, anong pili niyong gawin? Ito. Sa mga lugar na kung saan po medyo marami dyan, hindi maka-access dito pupunta sa amin o kung nat-contact Ma'am Dana, saka walang panahon to prepare, pili kayo maka-access no, dito sa amin via Ma'am Dana. But if you have the time to prepare for it, no, have it be prepared para po at least you can reduce the possible cost. Ito kasi ang ating mandato dito. Pili bang yung kuha natin, yung patubigan natin, nalagyan natin ng what we call the garlic. With a series of tests that we have done dito sa Central Philippine University, comparing with antibiotic, yung microbio po on the use of the exposed antibiotic, I'm able to develop resistance. But to those na kung saan po ginamita namin ng garlic po, hindi ganun. Ang gawin po natin, kuha po tayo ng dalawang butil at saka habit be macerated ibayo natin at saka ilagay mismo direkta doon sa patubigan ng manok po ninyo. That is one way on how you can minimize the possible presence of E. coli sa drinking water. Kasi pag E. coli po, dumami ang populasyon yan, it will trigger. Once na kasi na dumami yan sa loob ng katawan ng manok po ninyo, and then it will damage the small intestine of the chicken, ang problema natin, dumudulot yan ang sakit na stress. And then making the animal or the chicken vulnerable to other form of pathogen.
Yan kasi yung dalawa na yan, Staphylococcus and E. coli, masyadong marami po yan in the environment. Yung kung bakit napili bang doon na mismo sa patibigan. Kaya nga we are promoting the use of what they call the garlic. It is because na ito po is a well-studied plant. And even dito po, we have studied that may so many times among the native chicken. Even as early as 2014, we are using it. And during that time, hindi pa established yung laboratory namin dito sa Central Philippine University, yung kung bakit that hindi pa namin na-determine ang exact preparation. However, yung pinaka-effective form niyan na kung saan po it can compete with a higher form or maybe the third generation of antibiotics is yung garlic emulsified concentrate. But if you are going to use it, do not use it every day. Use it only MWF and give it only during the night time. Try po ninyo para malaman po ninyo ang possible effect niya. You know, it is not only because of that, but then the garlic emulsified concentrate enhances the meat quality of your chicken. Mas maganda po. Man po ninyo. Try po ninyo. Ha? Sa mga maka-access lang. But sa hindi maka-access, you can use what we call the garlic. Ang pinakamabilis. What we call the pressed garlic, have it be macerated and then have it be submerged in the drinking water. Kahit dalawang buti lang for every liter. Every day. Para at least tuloy-tuloy yung protection or what they call the prevention. But yung effectivity niya, it is not as effective na kung saan po mas malapad yung zone of vision compared to what they call the garlic emulsified concentrate. Ganun po. So, doon na mismo sa patuka po natin. Yung kung bakit that I am not suggesting for you to use what they call the asola. Alam nyo kasi yung asola kasi, okay lang yan kung ang tingin mo, ang hinahabol mo isobrang makatipid kayo. Na hindi mo na alam pala na sobrang tipid mo sa patoka para makatipid ka, nangyayari, mas magastos. It is because of the higher incidence of infection among your chicken. Marami kasing mga blogging dyan na makikita ninyo na halos they are suggesting what they call the asola. For as long as you are producing asola, for as long as you are making some anti-preparation before giving it to your chicken, na kung saan po maalis yung ikulay dyan, o sa pilococcus, have it be used. But, giving it in a raw form, tingnan po ninyo, kung ano mangyari sa manok nyo. Iba kasi ang pinag-usapan dito, lalo na pag commercial scale, ang production po ninyo. Alam nyo kasi mas mabilis magbigay ng Swiss John pag hindi ka nag-alaga at hindi ka gumagasto sa pagpalaki ng manok. Pero pag ikaw ang gumagastos, ay nako po, siguruhin nyo. And that is why at the Central Philippine University, we are also doing business to simulate really the condition on the raising of native chicken. Alam nyo kasi mahirap kasi na aral ka ng aral, gawa ka ng technology, ng gawa, na hindi po kayo nagnegosyo. Sa technology po ninyo, hindi mo malaman talaga kung anong nangyari sa loob. That is why at Central Philippine University, we are doing business out of it. Yung kung bakit sabi ko that one way on how you can save to minimize the possible cost associated and feeding of your chicken is to use what they call the green feeds. Starting on the 45th age hanggang sa 90 days old. Now, ang tanong ngayon, gaano ba kadami no ang dapat mo ilagay? We have tested about, kung makita po nyo in the video that we have posted on the page. Yung kung bakit na sa ating mga kanitib dyan, if you want the detailed one, you can review the video that we have posted dito po sa ating Facebook page and even doon po sa ating YouTube channel po. Marami po yan. Every time kasi ng program po tayo, hindi natin dinidelete yan, ini-edit natin. Saka pinopost na yun sa Facebook, para at sa YouTube pala, para at least yung edited portion nandoon po. Now, if you'll be giving it to your chicken,
Possibly po, if you're going to give it every day po, have it be mga 5% lang of your total feed offered. Ibig sabihin po, for every 100 grams, you can have it be about mga 5 grams of tiny chop grasses. Yung length ng pag-chop po ninyo, dumidepende yan on the age of your chicken. Tingnan po nyo, kasi pag sisiw pa, hindi nila kayang lunukin yung medyo mahaba-haba. So, medyo ikuyan po ninyo. But if to those who are medyo maedad na, you can have it na medyo mahaba-haba. You can access actually yung mga grass cutter na yan o chopper na yan on the online. So, marami yung manok po ninyo. That is only at a 5% rate. However, if you'll be giving it, for example, TTHS every Tuesday, Thursday, and Sunday, you can even increase it at 10%. Po. Doon lang po tayo maglaro-laro po. At 10%, ganoon na po ka, ganyan na po kabigat. Ganyan na po karami po ang pwede nyo bigay at malaking bagay na yan para po makatipid po kayo sa gasto sa patoka. We have tried na kung saan po hanggang 20% ang problema namin. If you're going to give the chicken 20% of the feed or supplemental feeds is grasses, even carabao grass, medyo kulang-kulang po ang nutrient requirement. That is why that pwede bang babaan nyo by 10% lang, no? Para at least mapantay-pantay nyo, equal yung paglaki po naman. And the other thing is that yung kagandahan yung napagamit ng mga grasses or what you call the green feeds in your supplemental feeds is that pinapaganda kasi niyan ang lasa ng karne ng manok po ninyo. And beside, ang pagbigay po ng finely chopped grasses sa mga manok on the laying, it increases egg production per day, at the same time increases what they call the hatchability of the egg. Ano nandoon? Alam nyo kasi, there are a lot of nutrients aside from fiber na kailangan po ng manok natin nandoon mismo sa damo. Ang principle dito is that na you are raising native chicken on free range kasi para makatipid. Anong matipid niya on free range? Because your chicken is ingesting grasses. Hindi, bigyan niyo lang ng grasses para at least in a limited area that you have, mas maraming manok ang pili po ninyo talaga. Yan kasi ang isa sa hindi po natin nakita na kung saan po sa mga racer natin, sa mga native natin. Alam nyo kasi pag medyo marami pang pera, yung mabulusa po ninyo, palabas kayo ng palabas. Until such time, na wala na po kayong pera sa bulsa nyo, maghanap na po kayo ng ROI po ninyo. Eh ngayon, paano na yan? Sobrang laki na po ng gastos ninyo. Yung kung bakit dito sa Central Philippine University, we develop what they call the CPU feeds to understand really the nature of the chicken and at the same time to answer the requirement, the product for the quality requirement of the market and the need of what they call the racers. Yung kung bakit that CPU feeds that is being packaged at 20 kilograms per bag. Anong ibig sabihin yan? Alam nyo kasi pag sobrang dami ng patoka nyo and then you keep on storing it for a long time, there is a negative correlation on the quality of the feeds. Anong ibig sabihin? Habang tumatagal po ang pag-imbak nyo dyan sa feed room po ninyo ng patoka po, no, halos yung nutrient content yan bumababa po. And that is why that yung mga patoka namin dito sa Central Philippine University, laging bago yan. Para at least yung quality po ng product natin will be maintained. Alam nyo kasi ang CPU feeds, that is process without the presence of what we call the amino acid isolates. Under the organic po, ang amino acid isolates po is strictly inhibited. Anong katulad niyan? You have what we call the methionine and what we call the lysine. Alam nyo ang manok kasi, walang specific protein requirement yan. Yung kung bakit, nasabihin natin na kahit bigyan nyo ng 10% or 12%, maka-survive yan.
Ang isa sa nakita natin is that we keep on using what they call the feeds na sobrang taas ng protina to the point that digestibility absorption rate ng nutrient niyan hindi ganun kataas. Yung kung bakit na ang mga dumi ng manok po ninyo bumabaho. And that is why that dito sa CPU, ang CPU feeds po, try it po ninyo. Digestibility-wise, we have conducted series of studies on it to determine indeed using what we call this natural form of amino acid. And the composition of it, no, sa isang patoka kasi ng CPU feeds na yan, that is made up of not less than 15 to 20 different feedstuffs. Alam nyo kasi sa native chicken, ang papaganda po ng lasa niya is yung patoka. On the study we conducted, that is not less than 10 different feedstuffs ingested by the native chicken on the prairies. Anong ibig sabihin? So dapat na ganyan din gawin mo para yung quality ng karni niya is ganun din than kung nakagala sa. Ang pinakaiba lang ng technology dito sa CPU, that yung native chicken na produce dito, or what they call the native chicken produce out of the CPU technology, hindi po matigas ang karne kahit may edad. At saka juicy, at saka mas malasa, at hindi pa malangsa. Yung kung bakit that if you'll be raising native chicken, if you want to market it at a good price, try to use what they call the garlic emulsified concentrate and the lemongrass emulsified concentrate on the first and the last week na lang ng buhay ng manok nyo para ikatay. Try to use it para makita nyo. Ang ating purpose kasi dito is that we develop this technology to answer the requirement of the racer and the quality demanded by the market. Ang karamihan kasi, you are raising chicken kasi ito kasi yung pananaw nyo, maawa po kayo, ibang pananaw nyo with the pananaw of the consumers. You want to raise bigger chicken. Hanap kayo ng native chicken na may list palakihin po. Maawa po kayo, mag-alaga na kayo ng broiler. Do not make intense modification on the system of your native chicken. Doing it by means of what they call the upgrading, ang ginagawa po ninyo is genetic erosion. If you have the soil erosion, sa manok din, genetic erosion. Anong ibig sabihin? The natural ability of a chicken to resist infection bumababa because of what you're doing. The quality of the meat bumababa because of what you're doing. You want to raise native chicken na mabilis malaki, kung ako sa inyo po, alaga po kayo ng broiler para at least mas mabilis malaki po. Kasi pag sinira po ninyo ang integridad nyo on the market, wala po ibang pagdudusa yan, kayo din, and even your fellow raisers of native chicken in the country. Pwede bang i-maintain natin ang quality ng native chicken natin? Buyer of buying it, it is because of the quality that they are expecting na kung saan po libre po sa synthetic chemical. And that is what we are doing here at Central Philippine University, developing plant extracts. E ngayon, sabihin natin, Dok, bakit hindi po kayo nagumagamit ng mga kokos yung ganito, ganyan, yan? Alam nyo kasi, ang microorganism, maging binipisa lang yan if it landed on the right place and at the right number. However, if that microorganism, kahit binipisyal pa yan, if it landed on the wrong place and increases in greater number po, it will lead on to action. And that is why to make all things safe sa ating nag-alaga po ng manok, iba kasi, naranasan din namin yung naranasan nyo. That is why that we are on your side. Yung kung bakit na pagdinig ko pa lang doon sa katanungan, even the increases in prices of the feeds every week, will there be a profit in raising native chicken? And that is why that on the series of live stream that we have,
Ang ginagawa po namin, tinuturuan po namin kayo on how to increase your profit. You can use it. Ito po sa CPO, you can use the technology that we have, you can use the studies that we have. Kung may mga Facebook page po kayo o kung may YouTube channel kayo, you can use the knowledge that we have po. Ipakalat po natin yan. That is one way on how we can educate our fellow raisers and even the consumers of native cheese dito sa buong Pilipinas. I'm firmly believing that there is income in raising the native chicken for as long as we, the raisers of native chicken, should conform with the demand, but with the quality demanded by the market. And that is why at Central Philippine University, we are true to our commitment, helping the Philippine native chicken industry through scientific innovations. That is why that we're using what they call the different plant extracts. And the processing, we are standardizing it para po makatulong po sa inyo. And we are giving always an alternative. Right now, the Central Philippine University established what they call the R&D facility, no, for product development. Kung saan po, ang target po natin dito is how to further improve what we have started then during the pandemic. Still, discovering all the potential plants all throughout the Philippines. Na kung saan po the potential of them to be used, no, as veterinary alternatives to control infection among the Philippine native chicken. Don't worry po. Ang sa amin naman dito, ay ang kasabi ko is that na pag if you want to do the innovation, if you want to produce your own medication, have it be followed. Gamitin po yung alternative na yan. And possibly po, bantayan po ninyo manok nyo. But for those naman na wala ng panahon to prepare, you can contact Miss Dana para po sa kailangan po ninyo. Ginawa po namin yung magiging handy para at least masiguro namin na mabilis po ninyo magamit. Para makatulong po naman sa ating makanitid dyan. Sa tingin natin, mas kailangan po natin yung technology na yan. Kay Sir Mulong Gianan, Sir, magandang gabi po sa inyo. Sir Molo purchase what you call the garlic emulsify concentrate and the garlic tea. Kasi si Ma'am Dana kasi nagbibinta din ng garlic tea. Na kung saan po you can have it be done na i-mix. Ang garlic tea kasi dito sa Central Philippine University, ang isang pack niyan that is made up of 5 sachet po, that is 80 pesos per pack. Yung isang sachet niya that is 5 grams, that is intended for 15 liters of water. Ganyan po katindi. So, mas makatipid pa kayo lalo pag nag-usapan natin dito is kulay o di kaya staphylococcus. Pero, we have some excipient being used dito sa Central Philippine University para mas mapatalab pa natin yung epekto niya. On the part of the raisers naman, para makatipid po kayo, gaya nang sabi ko kanina, buha po kayong dalawang butil ng tao dito ng bawang, ibayo, saka ilagay dito mismo sa isang litro ng tubig. Para makatipid sa patoka. Alam nyo kasi, pag sundin po yung sinabi ko ang ina, instead of giving them about 2.5 or 3.2, no, bababa pa yan by 2 kilograms na lang to attain what they call the 850 grams po. Ganyan po ka malaking savings po. Gawin po natin. And that is why that, kung balikan nyo, one way on how we can save, no, on the cost and increasing the level of profit, siguruhin po natin, mortality during the brooding, papababa po ninyo. Eliminate the use of incandescent bulb. Magastos po yan. Lagyan po ninyo ng pine needles up grasses ang patuka na manok nyo or what they call succulent plant. Basta siguruhin yung libre sa equal as staphylococcus at the rate of 5% on the daily time, on the daily basis or 10% every other day. Tandaan natin ang damo po. Tumutulong yan para mapataas ang immune system, ang mapa-enhance pa yung immune system, ang immuno component ng dugo ng manok natin. Nagpapaganda pa yan sa lasa ng manok, ng karne niya. And there are a lot of benefit out of it. But the most important thing to own
is that malaking savings yan para sa mga bulsa. That is what they call the CPU technology. So kung tingin po nyo yung programa natin po is nakatulong po sa inyo and you think na makatulong din po tayo sa makialan ninyo, na tingin nyo na kailangan po ng mga ganyang gabay po, no, please don't hesitate to share the technology that we have. Sa ating namang mga ka-native na hindi pa nakapag-follow, no, kindly click the follow button yan sa ating Facebook page para every time na may live stream program po tayo, you'll be immediately notified by the social platform natin. O di kaya mag-subscribe, no, sa ating YouTube channel para naman po sa karagdagang information. So, again, in behalf sa aking sparring partner, Ma'am Donna Marie Estoy Gabasa, and then sa aming presidente, Dr. Rosal Bless, ito po yung host and kaibigan, kasangga at kanitid, Dr. Jaime C. Cabales Jr., kita-kits muna tayo. Sa Friday naman. Tandaan po natin yung schedule natin every Wednesday na and every Friday po. Ang live stream program natin. So every time na may mga problema kayo dyan, nasa tingin po makatulong po ang Philippine Native Chicken, don't hesitate to write it on the comment section during the live stream program natin para masagot po natin ng... Again, magandang gabi, magandang araw po sa ating lahat. God bless and keep safe always, mga ka-native.